naman sa isang episode ng Meal of Po. Ako lang mag-isa eh. Ay, isa pa. Isa pa? Meal of Fortune! Ano ang kita nyo? Teka lang! Wala pa! Wala pa! Hindi, wala pa! Type 2! Kasi tulad ng pinangako namin noong nakaraan, nagpagawa na kami ng panibagong ruleta at hindi kami pumayag na digital ang ruleta namin. Ayaw namin noon. So, ilabasan natin ang bago nating ruleta, mga Meal of Fortune girls natin. Pasok! Amethyst! Yeah! Woohoo! Si Amethyst ay isang working student na nagtatrabaho sa isang sikat na fast food chain at siya ay nagte-take up ng anong kurso mo ulit, ha? Ang ating next na ruleta girl, pasok! Habona! Yeah! Si Habona ay isang dati naming kapitbahay. Yun lang credentials niya. At ang aming last na ruleta girl, si Georgia. Georgina. Yeah. Georgina ay taong-taong Reyna Elena yan sa barangay 4546281. Yeah. Saan yan? Hanapin nyo na lang. I-search nyo na lang, di ba? So, kitang-kita nyo yung mga bago nating ruleta. Napakaganda. Tsaka, malutong yan, par. Malutong yan. Okay? Mga girls, pwede na kayo umupo. Baka masyado kayo mapagod. Alam nyo naman ang sistema dito sa ating palaro, sa ating Meal of Fortune. Meron tayong tatlong Loreta dito. Loreta. Na magdidikta kung ano ang lulutuin natin ngayon. Di ba? So, meron tayo ditong, ano ko lang, kasi baka merong mga, first time manonood eh. So, meron tayong tatlong Loreta dito na dapat may label dito. Kaso, to follow. Meron tayo ditong cuisine. Meron tayong ditong dish. At meron tayo ditong protina na magdidikta na lulutuin natin para sa ngayong araw. Simple lang, di ba? Pero kapag nalaman na natin ang mga lulutuin natin, meron tayong twist. Meron tutulong sa atin mamaya kasi pinakamahirap dito ay yung pag-iisip. Ano, simulan na natin? Sige. Okay. Handa na ba kayo, mga kaibigan? Handa na! Meal of Fortune! Italian! Bumalik! First time yan. Meron tayong bagong mechanic dito. Kapag siya napili na, bawal na siyang lumabas uli. Ngayon, sa episode na to, baka kasi mamaya, dalawang Korean yung yung lumabas di ba? Italian. Alvin, lista mo to, ha? Italian? Anong dish kaya? Italian. Malala. Sana wag Italian okoy, di ba? O, sabay-sabay tayo, mga kaibigan. Meal of Fortune! Hep! Sisyo! Binagoongan! Parang gitna, ah. Hindi, dito, binagoongan siya. Gitna ba? Oo, buta nila, diligtas niyo ako. Di ba? Sige, ganito na lang. Ay, kailangan natin ng tiebreaker. Eto, kukuha tayo dun sa ating Magic Card Collection. Na hanggang ngayon, habang sinushoot namin to, hindi pa rin sumasagot si Bro, si Dino Cornell, di ba? Naaabangan ko yan. Kukuha tayo na isa, kakara natin yan. Cha! Sa binagoongan, tube sa sisig. Okay? Handa na ba kayo? Handa na. Cha. Hindi kita. Oh, pero hindi ko gagalawin, ha? Oh, to. Oh. Cha. So, binagoongan. Italian binagoongan. Ganyan natin yan. Pero, anong protina kaya yan? Diba? Oh, sabay-sabay tayo, mga kaibigan. Meal of Fortune! Salmon. Italian binagoongang salmon. Medyo challenging to, ah. Tatlong dish yung lulutuin natin ngayon. Para sa mga hindi nakakaalam, di ba? So, meron pa tayo isang spin at hindi na pwedeng mapili yung mga napili na, di ba? Okay, isa pa. Sabay-sabay tayo, mga kaibigan! Meal of Fortune! Gogol, malapit! Indian. Pero anong putahe kaya? Sabay-sabay tayo mga kaibigan, pati yung mga klase mong hindi nakagraduate. Meal of Fortune! Ha! Indian caldereta.
Nagawa na ba yun? Sige, sige. Pero ano na natin yan? Ngayon, anong protina yung Indian caldereta natin? Sabay-sabay tayo mga kaibigan. Pati yung tita mong kinukulig ka kung kailangan magpapakasal. Meal of Fortune! Pork? Hindi, hindi naman Indian ang kakain ito eh. Indian flavors. Yun po ang disclaimer namin dito. Tulad nung nakaraan, bakit daw ano, bakit daw meron Indian pero beef. Oo, so ito, Indian flavors. Wala namang ano dito eh. Wala namang merong religious restrictions dito. So kami, pwede kami kumain ng pork. Flavors lang ang inaano natin dito. So Indian kalderetang baboy. Woo! Medyo mahirap to. Pangatlong dish, pare. Sabay-sabay tayo mga kaibigan, pati yung mga hindi nagka-COVID dyan. Meal of Fortune! Oh, uli tayo. Korean, okay. Korean. Sabay-sabay tayo, pati mga tinamaan ng Omicron dyan. Meal of Fortune! Ha! Kare-kare. Korean kare-kare. Okay, pero anong protina kaya? Yeah. Diba? Sabay-sabay tayo kahit yung mga hindi nagka-COVID pero mukhang may COVID. Meal of Fortune! So ngayon, mag-research muna tayo pero dito ngayon lalabas yung katulong natin, di ba? Meron tayong kaakibat sa pag-research at hindi si Anya yun, di ba? So cut mo muna yan, iihi muna. So Alvin, anong una natin? Italian binagoongan salmon. Italian binagoongan salmon. Ngayon, kung bakit may laptop dito sa harap natin, ito ay dahil hihingi tayo ng tulong sa AI, kay Gepetti, di ba? Actually, ano to eh, sinuggest na isang comment dun sa AI video natin na Milo Fortune, AI daw ang sasagot. Pero dito, ang gagawin ko ay kung insufficient yung bigay ni Gepetti sa atin, bibigyan natin ng... kasi artificial intelligence yung ibibigay sa atin eh. Lalagyan natin ng natural stupidity. Pagsasamahin natin yun. Malalaman natin yan. Sige, paano natin ipoprompt to? Give me a recipe of an Italian dish that contains bagoong and salmon. Also, please give me the exact prompt so I can generate an image in Midjourney. Para may idea rin tayo, Midjourney. Ibang AI 'yon na magbibigay naman sa atin ng ano, picture. Ng picture. Check natin kung ano sasabihin noon. How about creating a fusion dish combining Italian flavors with the richness of salmon and the umami punch of bagoong? Here's a recipe for bagoong salmon risotto. Oh! Galing nun, ha? Gusto ko yun. Eto, prompt for image generation. So, kukopyahin natin to, tapos punta tayo Midjourney. So, ipipaste natin dito kay Midjourney, tapos tingnan natin kung ano lalabas na image. Oh, eto yung dish, oh. Ang ganda! So, isa dito, okay, gets. Parang hindi naman siya bagoong rice. Sige. I-save natin tong... Paano ba i-save to? Sige, ako, sold ako dun, pre. Sold ako dun sa... yun ba yung pangalan? Or is it bagoong and salmon risotto? Galing, ha? Okay ako dyan. Okay, Alvin, ano yung next nating dish? Indian caldereta pork. Please give me a recipe for pork caldereta with Indian flavors and techniques. Ako, ang naisip ko dito, baka parang ano, caldereta biryani. Please also give me the exact prompt to generate this dish on Midjourney. Okay. Ito yung sabi niya. To create a fusion dish like pork caldereta with Indian flavors and techniques, you'll need to blend rich and spicy elements of Indian cuisine with the hearty and savory essence of Filipino caldereta. Ah, okay. Tinitingnan ko to, technically, caldereta lang siya na merong spices na medyo bitin para sa akin. Pero teka lang, tingnan natin. Kunin natin itong prop na to, lagay natin sa Midjourney.
Check natin kung ano itsura ng dish sa Midjourney, ha? Ayan, o. Tingnan mo. Mukha nga lang siyang parang braised na karne, no? Tapos parang may kanin lang sa ilalim. Non-bread. Actually, pwede yun naisip mo. Okay yun, okay yun. Kesa ano, no? Kanin, di ba? Maganda idea yun, maganda idea yun. Sige, sold ako doon, pre. Sa suggestion ng artificial intelligence, si Gepetti, at natural stupidity ni Alvin. Ano yung last natin, Alvin? Korean curry kare using chicken. Please give me a recipe for Korean curry kare using chicken. Tama? Yes. Also, provide me with the prompt to generate this dish on Midjourney. Mm. Okay. Technically, curry kare na may gochujang. Oo. Kare-kare na may gochujang. Parang hindi ako sold doon. Kare-kare yun. Ganun. Medyo magda-darken siya ng konti. Pero parang ang ano naman nun, ang surface level naman ng ano nun. Hindi kailangan to may picture eh. Mag-google talaga tayo. Korean chicken recipe. Kasi kailangan lang naman natin dito, Korean na manok, tapos talagyan lang na i-integratean lang natin ang peanut sauce. Pag nag-search ka ng chicken dito sa Google, ito, kita mo yung images niya. Parang yun lang, hindi, I mean, may iba-iba naman mga braised dito. Pero ito, nakikita mo, para siyang yung mga only wings, pre. Ayan o, gochujang sticky chicken. Kunin ah! Na, oh. Gagawin mong roll. Ay! Kimbap! 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 Do it up, drop! Okay ako doon. Kasi, okay yan eh. Kasi ang kare-kare, masarap sa kanin. Oo. Diba? Eh, ang kimbap eh kanin. Diba? O, di sige. Good send. Maglilista na kami ng pamilya, tapos maliligo na ako, tapos lutuin na natin. So, nag-report kami sa Meralco ngayon. Walang kuryente. Kaya rin nakaganto ako. Kasi, pag walang kuryente, wala kaming tubig. Kaya hindi pa ako naliligo. Yun talaga yung dahilan nun. Balita ako, may bumagsak na bulalakaw banda rin. May tinamaang kable. So, pinalayo ko muna si Alvin kasi baka malaman yung account number namin tapos bayaran niyo yung kuryente namin. Ay, hindi. Dapat pala nalaman nila. Kakaiba yan, ah. Init eh. Natikman nyo na ba ito? Bagong Coke. K-Wave. Kakaiba. Parang ano? Ewan ko, parang lasang cherry. Ganun. Anyway, walang kuryente. Pero buti na lang, ang kala namin ay hindi di kuryente. Ang mga camera namin ay di baterya. Makakapag-shoot pa rin tayo. Di ba? Anyway, sige. Simulan na natin to. Ang unang-una nating dish na gagawin ay yung Indian pork menudo. Menudo ba? Caldereta. Caldereta pala. Indian pork caldereta. Uulitin ko lang po ah. Ang Indian po dito ay yung... Ulitin ko lang ha, ang Indian po dito ay yung flavors lang. Hindi po ito kakainin ng mga hindi kumakain ng baboy. Yung flavor lang talaga. And yun ang sabi ng roulette eh, di ba? Pepekeen ba natin yung latag ng kapalaran? Siyempre hindi, di ba? So simulan na natin yan. At remind ko lang kayo na humingi tayo ng tulong dito kay ChatGPT. So ito yung baboy natin. Kasim. Kasim ang binili ko. Huy, ito yung baboy. Ay, sorry. Yan. Kasim po yung binili ko para masarap, diba? Matika, tustahin muna natin yung baboy. Gato, so gato po itsura ng kusina namin kapag walang ilaw, diba? Malaki ba pagbabago? Tayo ko nga dito, George. Silipin ko. Parang hindi naman. Maganda ba umaga? Oo nga, medyo madilim nga. Oo. Lagyan na natin yung baboy natin dyan. Sibuyas, pare. Pwede ko na ba ilagay? Hindi, mamaya na. Hintayin lang muna natin mag-brown tapos saka natin ilagay yung mga aromatics na. Sibuyas, lagay na natin. Bawang. So far, para pa lang siyang basic na menudo. Medyo mas malalaki lang yung tipak ng karne namin dito. Natin yan dyan. Tapos, konti tubig lang. Pagunta. Tapos patis. So ngayon, parang normal pa rin siyang linudo. Dito na ngayon papasok yung caldereta. Ano natin. Ay, sorry, caldereta. May gata pala to. Ito mo, sakto mo sa kamay ko, ha? Ay, gagalawin ko pa rin. Ba naman yan? Yan. Tapos dito na ngayon papasok yung Indian influence natin. Yung paglalagay ng spices. So, curry powder, garam masala, tsaka turmeric. So, kala ko may turmeric pa kami. Wala na pala. Pero kasi, ang turmeric kasi, medyo mahina-hina naman talaga yung lasa niyan. Ang main flavoring talaga natin ay dito na, sa garam masala. Paano ko ba sabi? Ang garam masala kasi, mixture of spices. So, ganun din naman ang curry powder. Diba? Yung curry powder Pinoy, alam mo yun. Baka magkaiba yung ratio nila ng spices, pero feeling ko, eto pa rin yung mananaig, diba? Feeling ko may redundant spices nga between garam masala and curry powder eh. Oh, coriander, cumin, black pepper, dat nga din ako naglagay ng paminta, cassia, which is parang cinnamon, dried ginger, may ginger na rin pala to, cardamom, amomum, di ko alam kung ano yung amomum eh, fenugreek, yellow chilies, nutmeg, cloves, mace, green cardamom, caraway. So halos lahat na ng kailangan mo andito na, di ba?
Tapos eto, si Rani ay merong turmeric dito na mukhang noong 2022 pa binili. Tumutubo na nga pre, oh. Tara mo. Dikdikin lang natin to. Digilihin ko sana kaso. Magreklamo to eh. Para mapili niya. Oh, eto itsura niya. Kaya natin yan dyan. Diba? Wala pa, pero parang andyan na siya, diba? Parang okay to, no? Parang okay to. O sige, palambutin muna natin to. Tapos, balikan natin mamaya. Pero habang pinapalambot yan, meron lang akong i-discuss na isa pa. Gagawa rin tayo ng non-bread. Hindi non-bread na hindi tinapay. Kundi non-bread, double A, pare. Tinapay ng mga madre. Hindi rin N-U-N bread, hindi rin. Non, double A, double A, non-bread. Gagawa tayo nun. Hindi ko na pinakita yung recipe kasi sobrang simple niya lang. Harina, yeast, asin, yun lang talaga. Kung gusto mo lagi ng asukal, pwede rin naman. Pero basic dough lang talaga siya. O, ginawa ko na dati to. Basic dough lang talaga siya. Pwede kayo humanap ng sarili yung recipe ng non-bread. Pero basta ano, ang rough estimation na nilagay ko dito, around 4 cups ng harina, 1 to 1.5 cups ng tubig, yeast 7 grams, yeast, pwede naman tansyahin yan, tsaka asin, 1.5 teaspoons. Parang ganun. Pwede na yun. Pwede nyo nang gawin yung bagay na yun. Tapos, minasa lang namin siya. Tapos, ayan, eto na siya. Nire-rest namin siya kasi isa pa tong Indian element na sinuggest mo. Diba? Nakikita ko yung iba dun. Oo. Oo, ganun gagawin natin. Tapos, isa pang naisip ko tuloy, para lang ano, para lang mas masarap, yung malalaki yung hiwa ng karne natin. Usually, imamatch natin yung hiwa ng karne sa hiwa ng patatas. Pero dito, parang gusto ko kung liitan yung patatas para medyo nadudurog-durog na. Para pag ginanon mo sa tinapay, di ba ang sarap? Di ba? Sarap na nanak. Tapos, yung karne, gusto ko medyo nadudurog-durog na ng konti. Kasi hindi naman pang kanin ulam to eh. Ano yung paborito mong palabas? Ano? Hibla. Ah, hibla. Fibers. I-rest lang muna namin to. Basta, again, basic non-bread. Basic lang talaga siya. Madali lang talaga. Hindi ko na binabread yung video kung paano ginawa kasi talagang minasa lang yan. Kung ayaw niyong gawin ere, wala namang problema ang iulam sa kanin yan, di ba? Tirikpan natin ng konti, ang sarap eh, di ba? Andito tayo to explore new flavors. Eto flavor, eto experience. Tama. Eating experience siya, di ba? So, iba yung experience sa pagkain nito sa naan, iba rin yung experience sa pagkain nito sa kanin. Pero flavor-wise, yun pa rin naman siya. Walang mababago sa kanya, di ba? So, rest lang muna natin to, palambutin natin to, and hopefully, pagbalik nyo, may kuryente na. Yan, ang ganda oh. Parang ang ganda ng lighting ah, may natural light oh. Huwag na kaya tayo mag-ilaw lagi, tipid sa kuryente, ang ganda pa. Diba, no? Eh, kailangan maaga tayo mag-shoot. Ah, hindi, mag-ilaw tayo. Anyway, medyo malambot-lambot na siya ng konti. Halos okay na to. Lagay na natin mga ano natin. Ito, patatas. Yan. Carrots. Tapos, green peas. Yan. Isabay na natin to. Bell pepper. Walang masyado mabili magandang bell pepper dyan, no? Puro ganito. Hindi, pero sa umaga ba, meron ba nung parang bell talaga? Meron. Parang nagre-reklamo kasi. Nagpabili ka ng alas 5, alas 6 ng gabi. Sinisisi ka ni Jay. Hindi, yung mga natitinda yun. Aso kasalanan ni Jennybeth. Jennybeth, kasalanan mo pala, oh. Kasalanan mo pala, sabi ni George, oh. Okay pa ba yung ano, nakahando sa'yo dun sa lang? Ay, parang... Buhay pa yan, buhay pa yan. Gumagalaw. Gumagalaw. Kapag naloob at cellphone yan yun, mangingisa yan. Rest day. Di makapag-edit na edit na. Edit na, edit na. Beralco, baka naman. Kahit ano, malahating taon lang na libre, di ba? Lagyan na natin yan dyan. Ayun, so, balikan nyo kami. Sana pagbalik, may kuryente na. Kuryente na ulit. So, update ng kuryente every 15 minutes. At may ilaw na, magpalakpakan tayo. Maraming salamat sa Meralco sa napakabilis na aksyong Meralco. Baka naman. Naka-endorser na ba Meralco? Si Volta. Si Volta. Baka ako yung pwedeng sumunod, di ba? Yan. Malagkit, malapot, di ba? Sakto-sakto sa tinapay. Pero may lalagay pa tayo dyan, pre. Butter. Yan. Masarap, kasi masarap din yan eh. Like, nung kumain kami sa Singapore. O kami lang. Nato ka ba? Sige, magbigay ka ng dalawang kanta ni Taylor Swift. Nag-spiral. Bukod sa, ano? Bukod sa water. Bukod sa water. Magbigay ka ng ibang kanta ni Taylor Swift. Nag-okada. Hindi na lang kami kasama sa final. Paano alam ko ibabagsak mo yung powerbank ko? Oy! Binagsak mo ni Alvin yung powerbank ko. Ngayon nasira. Baka pag binagsak natin ulit, gumana. Yata, natapat mo doon. Tanya mo kung gagana ako. Ito wala na din to. Charge ako, baka sira lang. Natatakam na ako. Actually, humarapat na yung asawa ko kanina dito. Tapos kumain sa loob ng sasakyan. Nang init kasi, di ba?
No. Perfection. Okay na yan. Duro tayo sa tinapay natin. So, ito na yung tinapay natin. Ay, bago pala yan. Yung iba kasi, di ba, ang nilalagay sa ano sila ng tinapay, harina. Dito, mantika nilalagay nila. Yan. Tikaan natin yan. Ang gitna. Tapos, 4. Masyado bang malaki yung ano? Masyado bang malaki yung 8? Sige, 8. Tapos, oy, flat na natin to para salang-salang na lang. Para may chance din mag-rise. Oh. Uy! Yan. Baka nga pwedeng batak-batake na lang ito eh. Diba? Pwede naman no? Batak-batak lang. Tapos usually, niluluto to sa tandoor, pare. Jerome, lang nga lang picture ng tandoor dito. Oven nila na ano, ginaganon. Ah, bowling? Oo. Uy, hindi. Dinidikit yun. Ganun yun. Eh, wala tayo nun. Sabi dun sa napanood ko, pwede naman to, mainit na pan, tapos ipapasok mo yung mainit na pan sa oven. Hassle siya, tsaka ano, hindi pa nakapreheat yung oven namin kasi kakabalik nga lang ng kuryente, di ba? So, inuluto na lang natin to sa pan and makikita natin kung baka mamaya passable naman. Mainit na carbon steel pan, ang ating hilaw na naan. Sana hindi dumikit, no? Hindi po, mantika yun. Sana nga. O sana rin maglobo-lobo. May lobo-lobo kasi yun eh. Parang gagana. Yan! Ganyan! Tapos, siguro palagay ko, luto na yan. Gaya natin dyan, pahira na natin ang butter. Yan. Okay na yan. Tapos, habang niluluto nyo yung iba, kuha kayo ng malinis na kitchen towel. Malinis yan. Tapos, i-cover nyo yan. Pag kumakain sa mga Indian restaurant, sinaserve din yan, nakatakipan ng ano eh. Nakatakipan na tela. Para hindi nga naman lumamig. Tulad na nararamdaman ko lamig ngayon nung nasira yung powerbank. Ayun, lutuin na nga natin to. Nung may put sa damdamin ko. Pero homemade lang, ang ganda oh, di ba? Actually, ano to, napakadaling gawin sa bahay. Kunyari, wala kayong lamesa na pangmamasahan. Pwede yan, lahat ng ingredients na sinabi ko, hahalu-haluin nyo, di ba? Hahalu-haluin nyo. Iwan nyo lang muna dyan sa lamesa for siguro 30 minutes para lang kumalat yung yeast. Tapos, kuberan nyo ng plastic, i-ref nyo, kinabukasan develop na yung gluten yan. Pare, matigas na yung gluten yan. So, hindi nyo na kailangang masahin talaga. Pwede nyo nang rekta i-portion, tapos gantuhin nyo na. Di ba, pre, oh? Oh. Actually, iba nakikita ko, bago isa lang, kinakalata na ng butter. Pwede naman yun. May risk kasi na masunog yung butter agad kaysa yung tinapay. Mukha siyang overcooked menudo, di ba? Pero halika rito. Oh, baka ibagsak mo, ha? Baka ibagsak mo. Halika dito, amin mo. Caldereta. Oh! Ay, caldereta pala, caldereta. Di ba? Hmm. Alam ko, kapag Indian, marami pang side dish yan. Mga raita, ganyan. Kung ano-ano pang maliliit na bilog. Ganon kasi nung kumain kami dun eh. Pero wala na tayong ganon kasi, una sa lahat, di ako masyado marunong gumawa nun. Pangalawa, hindi naman sinabi ni Gepetti yun. Tama. Par! Eto na! Ang ating Indian kalderetang baboy. Pare, di ba? So, ano ba kailangan natin gawin? Bumili na tayo ng bagong power bank. Tapos, tikman na natin yan. Tapos, Jerome, sumo ka muna. Boy, simple. Napaka-simple ng mga ingredients, diba? Ay, floppy. Tira mo yung loob. Tama ba? Ayun, no? Tikman muna natin. Nasasawsaw ko lang dito sa butter. Ang sarap. Simple-simple, napakasarap. Sarap din yung tosta. Paano ba ito? Igaganyan ba yan? Yeah. Par. The perfect bite. Dalian mo ang init. Uy. Powerbank ko? Uy. Kaya dito. Powerbank ko. Perfect bite ni Alvin. Diba? Pero ano, masarap ba? Masarap, no? Panalo, no? Nakakagupo. Sir, naka-vlog po tayo, sir. Naka-vlog ba tayo? Sorry. Panalo. Panalo. Ang sarap. Panalo. Bagay yung dalawa. Pero wait lang, paano kung ayaw mong gumawa niyan? May kanin tayo dito. Di ba? Ngayon natin yan dyan. Kasi yung mga Pilipino, hindi naman masyadong ano sa dapat sa mga ganyan amoy kasi kung mag-chicken curry nga tayo, di ba? Tama. Hindi naman siya sobrang strong. Oy, halika nga dito. Masarap. Sarap, no? Oo. Hindi, legit pre. No joke.
Masarap siya. Akala ko nung una talaga, mag-aano siya. Magiging kalasa yung ginawa natin na Japanese curry na may tomato sauce. Naalala mo yun? Masarap din yun. Malayo. Masarap din yun, pero ang layo. Magbabago pa lasa rito kung hindi natin nilagyan nung luyang dilaw? Parang hindi eh. Nalalasahan mo ba yung turmeric? Parang hindi nga eh. Kung ginger siguro talaga yung nilagay namin, baka may ibang dimension. Kaso si Alvin, tanga yung dila, di ba? Nakaka-projo ikaw yung gumawa ng sarili mong nan. Diba? Ang simple-simple lang gawin, pre. Ay, wala ka dapat reklamo dyan. Ayan, kung ayaw mo, hindi wag. Walang problema. May kanin naman tayo. O kaya feeling ko, babagay din to, pre. Sa ano, tasty na lightly toasted lang. Pwede rin. Kasi yung mga ganyan mantika, yun yung masarap ipahigop sa mga ganong klaseng tinapay. Tapos na ba? Masaya ako dito. Hindi ko lang alam doon sa susunod natin dish. Kaya doon na tayo siguro. Doon na tayo sa ating Korean chicken. Kare-kare. Galing nga. Parang kilala ko to. Diba? Ikaw, kilala mo yun, diba? Napapanood ko ata ito eh. Ayun o. Sige, sino ako? Luluto ka ba ng mga Korean cuisine? Yes, forte ko talaga yung mga Korean cuisine yan. May YouTube channel ako. Oo, naka-subscribe ka ba sa akin? Oo, yung sikat ka doon eh. Oo. Ang daming subscriber. Maang Chim? Yes, mismo! O, diba, the goddess of Korean cooking, Maang Chim, at your service, diba? So, naatasan ako ni Ninong Rai na magluto ng Korean kare-kare gimbap. Huli ka! Ito yung hindi tayo nabigyan ni Gepetti ng ano eh. Ang magandang recipe, di ba? Ang gagawin natin dito, Filipino kare-kare gimbap. Parang ganun. Gimbap or kimbap. Parang di ko alam kung G okay eh. Magsimula tayo sa protina natin. Meron tayo ditong manok. Boneless hita, pare. Ito natin ang patis. Matake natin. Tapos i-deep fry natin to ng walang coating. Pwede nyo rin ihawin, pero parang di pa ako nakakain ng inihaw na kare-kare. Hindi pa rin naman ako nakakain ng pritong kare-kare. Magtatalsikan po ito. Tapos, pagka hiniwa mo ang gimbap, kitang-kita mo yung mga kulay doon, di ba? Kitang-kita mo yung mga kulay. So, ganoon din yung gagawin natin. Gusto ko, pagka hiwa, may elements kang makikita. Hindi yung parang solid na ganoon lang, di ba? So, i-deconstruct natin to. Ibubukod natin luto ng lahat tulad ng sa normal na gimbap. Pati yung sauce, ibubukod natin yung luto. Pero mamaya na yung sauce. Dito muna tayo sa mga gulay natin. Knock-knock. Who's there? Elements. A, B, C, D. Elements OP. Knock knock. What's there? Elements. Elements OP. Bahay. Kubo. Malayo-layo to ha. Ang elements do. Sorry. 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 Si Maasim, naging Maasim. Oy. Sorry. Tangkong. Dahon lang kailangan natin dyan. Pag ginawa nyo itong recipe na to, eto yung itawon, pwede nyo i-achara yan. Acharang tangkay ng kangkong, ginagawa natin dito yan. Lechay Tagalog. Tapos syempre, itaw. Hindi masyado marami ito eh. Ulamin na lang namin yan. Puro berde pala to. Talong. Ngayon, siguro i-blanch na lang natin lahat to. Hindi, o kaya pwede rin natin igisa para mas makintab ng konti. Pwede rin natin i-blanch para hindi Jack and Poy tayo. Huwag ka na mamili. Eh, anong paglalabanan natin? Magja-Jack and Poy lang talaga tayo. Oo. Ikaw ang oil. Ikaw ang... Hindi, blanch. Sasabihin ko sa'yo pag naisip ko na. Hindi, sasabihin ikaw ko ang blanch, ako ang... Hindi, meron na ako sa isip ko. Hindi, pero secret. Gusto ko hindi, ayoko na. Bang! Talo ka. So siguro ano na lang, baril ako, cross ka. Hati na lang. Tig-dalawa na lang tayo para hindi na tayo magpang-abot. I-blanch natin yung dalawang dahon, yung sitaw at talong, i-deep fry natin. Ngayon, ito tal, may mantika na tayo dito, di ba? Yung talsik lang mantika, sakit pa rin. Kiss mo ka, daddy. So, yung tubig natin, lagyan natin ng konti suka. Alam na alam nyo na yan para mas vibrant ang kulay. Tapos lagyan na rin natin ng asin, pare, para may lasa. So, pakuloyin lang muna natin ito, tapos hintayin natin manok, tapos magsasalang na tayo. Kangkong muna. Saglit lang yan. Ayan natin dyan. Ang kangkong kasi mag-overcook, parang lumalagkit eh. Tapos, pechay, Tagalog. Saglit lang din yan. Parang inano lang natin, iinitan lang talaga natin ng konti. Na-trigger ako dun ha. May core memory akong dumat-dumado. Hindi, dito. Inangat kong ganyan eh. Naalala ko dati, nagpiprito kami ng sa restaurant dati, yung lechon belly. Ang ganda ng pagkakaputok. Kasi ganun din yung pinapaputok namin yung balat. Sabi ko sa mga tropa ko, pre, ang ganda oh! Pucha, di, tumulo yung mantika dito. Mapunta sa kamay ko, pre. Na-trigger lang ako yung...
tiniis mo yun, hindi kayong bumitaw. Hindi mo pwedeng ilaglag, pre. Titiisin mo yun kasi yung oras ng customer, hindi na babalik yun. Ah. Pero yung kamay mo gagaling pa. Manok natin, konti pa siguro. So, cut to pointy na to. Oh, parang ano, fried chicken pambahay. Minsan mas masarap yung gato kaysa yung breaded eh, no? Tapos patis kalamansi. Ay, oo. Talong, prito na natin. Nalagay na natin din yan. Kung di pa kayo nakakatry ng piniritong sitaw, itry nyo, napakasarap ng piniritong sitaw. Si Alvin, hindi ko makain ng sitaw, pero kakain ng pritong sitaw yan. Oo. Oh, di ba? Kakain ka? Opo. Ng pritong sitaw. O, kakainin ko yung sitaw mo. Uy. Sitaw lang pa rin. Kakamali ka dyan. Ano ba yan? Luya to, sangasang. Tulad nga sinabi ko kanina, masarap ang ano, pritong sitaw. Si Alvin, hindi ko makain ng normal na sitaw, kakain ng pritong sitaw yan. Oh, di ba, Alvin? Pero baka mainit dyan. Sama na tingin. Oh, pwede na. Oh, di ba? Oh. Di ba? Hindi ko makain ng sitaw yan. Ano siya? Mas nag-develop siya ng earthy na lasa. Di ba? Tsaka, parang yung... Teka. Enlighten me. Bakit hindi mo kinakain yung ibang gulay? Sitaw. Ba't di mo kinakain yung sitaw sa sinigang? Ano? Pagkagat mo lasang hilaw pa na parang kakabunot lang sa lupa. Yun. Herbal kasi taste. Ito, oh, yung herbal taste yun. At nawawala yung kapag pinirito. Di ba? Wala siya. Di ba? Tubig. Initin lang natin yan. Tapos syempre, kare-kare, pula yan. Meron tayo ditong atswete. Atswete po sa lihiya yan para kumakapit na sa tubig. Alam nyo na dapat yan. Kung di nyo pa alam yan, eh manood pa kayo na ibang video ng Ninong Ride. Tama. Rekta na natin yan dyan. Lagay na natin yan dyan. Ayun o, oh, kumukulay agad o. Oh. Only a matter of seconds. Ngayon eto, eto yung manipang kare-kare. Tira mo, pag kumuha ka ng konting ganyan, tira mo ha, kuha tayo ako. Ayoko na tuloy. Pagka ginanyan nyo siya, ayan, may galas ay naman. May kita mo yung galas talaga. Tapos pag kinain mo, bigas 'yan. Medyo maano siya, matigas siya ng konti kasi kung mani 'yan, hindi ganyan 'yan, 'di ba? Nung nasa hotel kami dati, nagulat ako dito nung ginawa nila na, "Ha? Talaga? Skippy yung gamit namin." Ay, kung legit ba? Oo, bakit? Eh ano rin naman 'yan eh. Mani rin naman 'yan, 'di ba? At na-try ko na 'yan, okay naman siya. Medyo mahal nga lang, pero eto, mura lang 'to. Meron akong kwento. Alam na nila itong kwento. Alam ko kwento ko sa inyo. Yung panahon kinailangan ng papa kong magpadala ng stool sample sa clinic. Stool sample sa clinic. Sige, habang tinutunan. Ano, wait mo lang po. Okay, sabi mo muna yan. Mahaba-habang kwento. Mahaba-habang kwento to. Sabi sa akin ni papa, "Nak, dalhin mo nga ito sa ano? Dalhin mo nga ito sa kay Tongko." Sabi ka lang. Isang bote ng soft drink sa may ihi niya. Tsaka para stool sample yung nakalagay sa microwavable. Oo, 1.5. Puno? Hindi puno, pare. Hindi puno. Tapos, dalhin ko yung ihi tsaka tayo ng tatay ko. Sige na, nak. Dali mo na. Masunurin! Punta ako. Daladala ko yun. Daladala ko. Pinapunta po ng papa ko. Stool sample daw po. Tsaka urine sample. Nila pagkundo sa desk. Binuksan niya yung plastic. Sabi nga nun, nung kumuha, "Iho, hindi pwede to. Hindi pwede to. Approved yan. Dapat nasa approved na nalalagyan yan." Eh, hindi. Ito po kasi yung pinadala ng papa ko. Sabi mo sa papa mo, meron dapat lalagyan yan. Sige po. Uwi ako. Pa, hindi tinanggap. Kasi ganyan. Dapat daw nasa approved na lalagyan. Eh, bakit inuwi mo pa? Bakit inuwi mo pa yung tayati? Tama. Baka mamaya, sabihin, sinabi ko pa sa yung itapon mo, masunurin ako eh. Matunurin ako. Oo nga naman. Hindi, pero kasi, nasa isip ko nun, susunod ako sa magulang ko. Wala sinabi, pag hindi tinanggap, itapon mo. Tanda na ako nung pre, high school na ako nun siguro. Tanda na ako mga 32. O diba, ayan o, malapot na agad siya. Kasi yung bigas nga niyan, mamamaga, di ba? Ngayon, masyadong malapo to para sa kare-kare sauce. Pero dahil dito sa kimbap, ayaw natin tumapon yung sabaw, yung sarsa. So kailangan, malapo talaga siya. So okay na to. Wala pang timpla. Kasi chicken yan. Chicken powder, di ba? Kunti na sukal. Malapo talaga siya. Sinadya po talaga namin yun. So wala tayo ibang kailangan gawin, kundi... Tanggalan sa pato? Mag-assemble, ha? Bamboo mat. Kailangan natin to. Pero si Maangchi nagpakita ng method, pre, nang walang bamboo mat. Talagang ginano niya lang. Galing, di ba? Tapos, syempre, eto. Roasted seaweed. Bibigo. Knock, knock! Roasted. Bibigo! Bibigo.
Go. Bibigo, bibigo, kahit wala ka na sa piling ko. Knock, knock! Ay, oh, knock ng Usner. Bibigo. Bibigo. Bibigo si Kolod. Natin dyan. Yung kanin natin, ito ang pakita ko sa inyo. Korean rice talaga yung ginamit namin dito. Galing, galing Korea. Korea. Diba? Yan. Tapos sesame oil. Siguro, ito yung ano, para ang para, bukod sa lasa, syempre, para may ano nang mabuti yung kanin. Tapos lamutakin na natin. Yan natin dyan. Sabi ni Maangchi, mag-iiwan ka ng 1 inch sa taas at 2 inches sa baba. O, kuha tayo nito. Yan natin dyan. Uy. Oh, huwag yung tawanan. Actually, no, pwede nga. Parang miniksa natin siya sa rice para iba rin yung kulay. Ah, manok. Konti lang. Kasi yung kay Maangchi, oo, isang ganun lang yun eh. Kasi, ulam ko to. Pechay, talong, kangkong, tapos sitaw. Kailangan to magtagpo yung kanin, sabi ni Maangchi eh. Diba? Uy, Maangchi! Gilitsi, ang pabuti mo lang sa dulo. Kinakabahan ako. Na-excite ka na yun! Na-excite ka, pre! Sige, ganyan lang. Di mo ka-excite siya. Mukhang gagana. Ayan! Pari, oh! Hindi. Babasain lang yan. Hindi, kasi ito, konti lang naman yung kailangan ko. Ganda! Ganda! So, goods na yan. Pero meron pang isang elemento ng kare-kare na wala dito. Ano yun, Alvin? Kanin? Kanin, bagoong, bagoong, di ba? So gagawa tayo ng dipping sauce nito at lalagyan syempre natin yun ng bagoong. Hindi ko alam po authentic yung nakita nating recipe. Pero sabi doon, toyo suka, ganun, tubig, tapos may mustard pa nga eh. Ewan. Oo, pero gawa na lang tayo, di ba? So toyo, suka, tubig, no? Tubig sa ating Pure Eat. Tapos eto, oh, par, premium bagoong from Secret Kitchen, kay ano yan, Tito Marvin na gusto niya, no? Mm. Bilang taga Malabo na maarte sa bagoong, pasado sa akin to. This is past for me. Oh, di ba? Sarap, pare. Hindi siya masyadong strong. Di tara, plating na tayo. Sabi ni Maangchi, kailangan ko daw ng basang tissue. Gusto ko makita yung cross-section. Kaya basang tissue, kasi dapat daw, bawat hiwa mo, lilinisin mo yung kutsilyo. Tatanggalin natin magkabilang dulo. Pari, oh. Diba? Charap. Napa-flat siya. Pero maganda yung itsura, ha? Ako, masaya ako dito. Yan, dahan-dahan lang. Sabi ni? Rico Blanco. Oh. Pari, kung okay to, ah. Pero eto na, pare, ang ating, ano yan? Korean chicken kare-kare, diba? So, tikman na natin yan, pero bago yan, tapon mo muna itong tissue yung ginamit ng anak ko. Mrs. ha? Ay, sorry po. Nyo, si Ian po, ah. Sorry po. Nadumi na naman si Ian sa, ano niya. Pasensya na po. Walang po, mami, pero next time, tulungan po natin. Sige po. Pati training si baby Ian. Yes, sige po. Sige po. Kupal talaga yan, eh. Anyway. Maraming problema po ba? Oh, mabaho pa, ah. Anyway, tikman na natin yan. Tapos, Jerome, sabo muna. Konti lang, pero wait lang. Wala na. Mauna ka na. Sarap. Pasok ah. Diba natikman na ni Alvin kanina? Hmm. Sinalaksa ko nga yung pagkain sa bunganga niya. Sabi ni Alvin, ano, lasang kanin na may kare-kare. Feeling ko, pwedeng-pwedeng ang gawin to na parang ano, Pinoy kimbap. Kasi diba kanin naman eh. Diba? Nagagawa ka ng adobo kimbap. Awagawa ka ng dinakdakan kimbap. Sisig kimbap. It's a new way of packaging yung flavors na alam natin na gagana. Diba? May dili ka nga dito. Oh. Pag natakot ka, wag mong iaalis. Umigit ka. Umigit ka. Ayoko. Beh, liga dito. Tikman mo ito. Ano ba ko? Tikman mo. Papasukin ako. Eh, manok 'yan eh. Ayo nga pala. Manok 'to. Bawal pala, bawal. Pero masarap, 'di ba? Masarap. Kwento mo na lang sa kanya experience. Kwento ko na lang sa iyo, beh. Uy. Sorry.
sorry. Akala ko yun na. Sorry. Hindi ko nakagat. Sorry. Kung sa pare kasama pagkasama yung masarap yung sauce. Masarap yung sauce, pre. Ang galing ah. Para siyang bagoong na medyo mellow. Parang mellow siya ng konti kasi tinubigan natin. Okay siya. It works. And kung isipin mo naman, ba't nga naman siya hindi gagana? Eh technically, kanin ulam lang naman yan, di ba? Pero ang galing, ang galing. Sana itry nyo pa yung ibang integration ng kimbap sa ano. I'm sure, may gumagawa na nito, di ba? Kasi in Filipino cuisine, pag pinagsama mo, boom, sindong, di ba? Oh, sindong. Kamukha ko yun. Sorry. Nick. Sana itry nyo, di ba? Ako, nag-enjoy ako dito. Masarap siya. Kaya hindi ako kumakain kasi. Antay pa na lang, hindi, gumawa na lang kayo. Andiyan pa yung mga ingredients, oh. Ako na lang, Okay siya. Yung nori, hindi siya masyado nakagulo. Diba? Sarap, masarap siya. So try nyo to, and doon tayo sa pato natin. At eto, medyo, ano to, challenging. Eto yung Italian salmon, binagoongan. Pare, medyo risotto. Challenging to ha. Ay, hindi, Italian. Risotto. Risotto. Sa dulo. In-spoil mo na eh. Sinabi po yung... Ito yung conflict ko eh. Kasi ang gagawin nga natin, sabi nga ni Gepetti, risotto na may bagoong. Tapos may salmon lang. Eh, usually kasi kapag sinasabi nating binagoongan, it refers to the protein, not the rice. Diba? Eh dito, ang intention natin, bagoong rice, akin na yan. Pero susubukan pa rin natin mag-integrate ng ano dito. Tawag mo ron? Bagoong, oo. So simulan muna natin risotto kasi pinakamatagal eh. So butter, tinutunaw natin. Yes, marami po talaga yan. Tagyan natin ang sibuyas. Tapos, bawang. Ang kanin talaga, ang bigas na ginagamit talaga para sa risotto ay arborio. Sabi sa akin dati, kapag wala arborio, pwede na ang Japanese rice. Meron din siyang right amount of starchiness. Eh, wala rin kami Japanese rice. Naubos eh. O, Korean na lang. Kaya natin yung bigas natin dyan. Kailangan din kasi nating tustahin yung bigas natin. Dahil gusto natin na ma-retain niya yung structure niya. Hindi katulad ng mga, yung masasarap na lugo, yung putok na yung bigas. Ayaw natin magkaganon, ayaw natin mawala yung structure ng bigas. Pero gusto natin mag-release yung mga starch niya, di ba? Ayan na siya. Medyo tustado na yung bigas natin. Pwede na tayo magdagdag ng bagoong, pare. Again, from Secret Kitchen, di ba? Yan. Tapos meron tayong chicken stock dito. Yung buto na tinanggal namin doon sa hita ng manok na ginamit kanina sa kimbap. Oo, ayan. Pinangsabaw lang namin. Yan. Lagyan natin dahan-dahan. Dahan-dahan. Tapos hahalu-haluin mo lang talaga siya. Kaya mo ginagawa to again para ma-release yung starch sa bigas nang hindi mo siya dinudurog, pare. Ganyan mo lang. Tapos kapag matutuyo siya. Sabi nung teacher ko dati sa culinary school, you cook risotto with your ears. Kapag may sizzling sound na daw, tsaka ka na daw magdadagdag ng sabaw. Sabi niya, pwede rin naman talaga yon. Pero pwede rin namang hindi. Ang importante lang naman kasi dito is yung idea na hinahalo mo siya ng hinahalo habang nilalagay dahan-dahan yung stock. Oo. So ano to, medyo nakakangawit na dish to, pero kanay ka naman siguro dun eh. Siguro around mga 15 to 20 minutes to. Mga 30, depende. Saglit lang yun. Okay na siya, makintab, tapos yung mantika nawala, di ba? Nag-emulsify siya. Good send. Mamaya buhayin na lang uli natin. Ngayon, di ba problema nga natin kanina yung integration ng bagoong sa protina. Oo. Pumasok sa isip ko yung ginawa natin dati, iyan, yung binagoongan, pero maarte, kung naaalala mo yun. Oo naman. Ito nang nare-resulit sa'yo yun. No. Ano ginawa doon? Yun yung may bisita ka pa nga dito eh. Bisita? Oo. Oh, ikaw pala hindi nakakaalala. Ikaw hindi nakakaalala. Sino yun? Yung umunta na ng ibang bansa. Yung kinasal na. Ah, si Emmy. Oh, andito ba si Emmy nun? Oo. Yun yung huling banta niya dito. Tapos sumunod kasama na si David. Oo, yun. Ano? Ikaw hindi nakakaalala, sir. Cut niya na. So, gigilingin natin yung bagoong at susubukan natin gumawa ng glaze. Matay ng bagoong. Then, Diane. Mas konting tubig lang. Kasi gusto natin makuha yung bagoong flavor without the texture. Madurugin natin. Okay, dito sa shaker nyo eh, ano? Okay, salain natin yan gamit ere. Kunin natin yung sabaw. So, eto ngayon ay bagoong juice, pare. Talagyan natin ito ng asukal. Kasi glaze nga, hindi pwedeng glaze na wala asukal. Tama. Matamis siya. At maasim kasi lalagyan natin ng balsamic vinegar. Asa ito, balsamic ko, di mo din ang IGP. Lagyan natin yan. Ang balsamic vinegar, mas sumatagal, lalong sumasarap. Parang Dota yan pagka 90 minutes. Sige pa, tuloy nyo pa, di ba? Tapos tutuin lang natin yan, pakuluin natin. Tapos ipareduce natin hanggang... Mareduce. Tama, lumapo. Kapag ganyan yung bula, malalaki na, tapos mabagal na, sabihin malapot na yan. Ito. Yan. Lalapot mo mamaya ng konti yan kapag lumamig. Mainit ba? Carabels. Sarap ng coke mo ah. Uy. Oo nga no? Mabula no? So ngayon, wala na tayo ibang kailangan gawin kundi... Mag-plating. Bakit puhuin yung ano? Wala pa tayong salmon. Wala pa tayong salmon.
Ito isal mo natin na medyo matagal na kasi sa freezer yun eh. Parang unang camping pa lang natin, nandun na yun. This year. Lagay lang natin yan dyan, asin natin. Stan lang natin yan. Wala tayo pa masyado ititimpla dito kasi manggagaling talaga dun sa glaze natin yung timpla. O, mantika. Yeah. Uy! Ang ganun siya. Okay, baliktarin na natin yan. Ayan. Gagawin ito legit, nasa culinary school ako. First time kumakain ng smoked salmon. Sabi ko, ay, lasang tira pa. Galit yung teacher ko eh, nagalit yung chef ko eh. Parang sinabi niya, parang napakamahal naman ang tira pa niya, parang ganun. Pero parang na-open, hindi siya nagalit, na-open siya. O, diba? O, di sige, tara. Plating na tayo. Yung risotto nyo, pagka nag-stay talaga ng konti, mag-aano talaga yan? Stay with me. Magbibigo talaga ng konti yan. Hindi lang. Patayin na natin yan. Sino? Yun. Kaya natin ang parmesan cheese, pare. So, stickman lang natin, baka mamaya hindi masarap. Yung alat ba? Season to taste. Asin ba o patis? Patis tayo. Sige natin, adjust na natin yung alat ng konti. Yeah, yan. Parang maraming layers of flavor and umami. Alam mo yan? Pagka risotto, simplihan lang. Yung generate natin image sa ChatGPT, may pagong pa sa taas eh. Diba? May palaka pa. Salmon. Grabe, chamorado mo. Pag ikaw nakita akong kumain, ha? Tapos ang ating bagoong glaze sa taas. Parmesan cheese. Ay! Gago, gago! May ground, putang ina mo. Pasmado na ugali, pasmado pa kamay. Ay, sorry. Ito na, pare, ang ating Italian. Binagoong ang salmon. Pare, so ano pang kailangan natin gawin? Tikman na natin yan, tapos dadalim muna namin si Ian. Danes, yun yung gustong-gusto ko. Nakakatuwa nung sa Asian kami, yung nanganak si Belle. Nag-request ako dun sa Mary Grace, sabi ko, pwede ba malasado yung salmon? Medyo nahihiya-hiya pa ako ng konti kasi baka mamaya pa-star, alam mo yun. Pwede ba yung salmon malasado? Nagawa nila, par. Perfecto. Kudos. Oo, shoutout dun sa nagluto na salmon ko sa Mary Grace Asian Hospital. Galing. Si Peopek Bite, pare. Sa liko, from behind. Ooh. Backcourt violation. Bango. Restart mo! Restart mo! Dali! Tikman na natin to. Uy, sir! Sir, natin tapos na! Tapos na ba? Ano ba yung gagawin natin? Marami na ba nangyari? Si Angel Oxen, baka pamilya na? Oo! Talaga? Si Marian may anak na, tsaka si Dingdong. Uy! Pinasa mo yung mga kayamanan mo sa amin. Teka, may kayamanan ba ako? Ne, legit, par. So sobrang sarap, saglit, nawala ako. Nakita ko si Dr. Strange, sabi niya, tikim naman, sabi niya ganun. Kumapit ka sa akin kasi talagang, mawawala ka. Babalik ka. Pagkakataon ko na to. Pero ano, kamusta? Sarap, pre. Ang sarap, diba? Ang sarap, diba? You can't eat, ikasa mo. Oy, alika dito, ka. Natatangay ako! Walang punong pintuan eh! Walang puting pintuan! Ano nakita mo? Pula! Teka, dito ka muna! Ano lasa? Masarap. Gago, masarap. Masarap na gago ka pa. Diba? Kukuha pa eh! Ay, alika dito! Huwag mong gagalawin yung kung ano yung nandoon. Oo, oo. Ba't nangangatog ka? Ang ganda ng travel natin. Oh, di ba? Ayos, di ba? Doraemon na po! Gago ka! Ano lasa? Sarap, di ba? Sarap, di ba? Sarap. Legit. Masarap siya. Ganto. Ikukwento ko sa inyo. Kasi baka pag-trick ba nyo, hindi na kayo makapagalan sa mga pamilya nyo eh, di ba? Yung ano natin, risotto natin. For some weird reason, hindi siya lasang bagoong, pare. Parang naglasa siyang ano. Hindi ko rin masabing seafood, pero ang lalim nung pagka-umami niya. Pucho, sino mag-aakala na yung kombinasyon ng bagoong, butter at parmesan cheese, masarap pala. Kasi technically, yun lang halos yun eh, di ba? Pagkakaluto ng salmon, perfection. Kasi medyo malasado yung salmon. Pero ang talagang nagbuo talaga ng dish dito. Kasi kung wala yung glaze, ano lang to? Salmon na may lugaw. Parang gano'n yung datingan. Pero nung nandun yung glaze, nagsama yung mga
Lahat ng yan. Gago pre. Talagang naging isang buo yung lasa niya, 'di ba? Ang sarap na para bang ayun, parang lumabas yung bagoong. Parang eto yung butas ng bagoong, pinasok ko yung susi. Pakpum, bumukas na siya. Parang ganun. Parang ganito 'yan eh, kunyari ako yung bagoong. Hindi ako yung bagoong, ikaw yung mabaho eh. Ikaw dito, ikaw dito. Ikaw yung bagoong, ako yung butter kasi pamantika. Ikaw yung parmesan cheese. Tapos magsusuntukan tayo. Ako yung pinakamasarap dito. Oh, bag ganito pero ganito yung nangyari sa kanila. Nagtulong-tulong sila. Ganun yung nangyari. Sobrang sarap. As in, sobrang sarap talaga. Tuloy mo lang. Sobrang sarap talaga. Hindi ko matatry ito kung wala yung lintik na challenge na yun. Hindi ko iisipin na masarap i-combine ang bagoong sa butter at parmesan cheese, pare. Pero ngayon, nabigyan tayo ng excuse na gawin itong mga katarantaduhan na ito dahil sa ating meal of fortune, di ba? Dahil ko natutunan, ang dami kong naranasan at napakasaya ko talaga. Pero nga, nag-enjoy ako. Sana kayo nag-enjoy din kayo. Ano na namin sa amin. Hanggang sa muli mga ngayon. Ano? Sorry, parang bumalik ako sa pasaglit eh. Pero nga ako, marami ako natutunan. Sana kayo rin. Tangin naman si... Pag si Amin dito matawa, nakakasar ako eh. Nga, kung nakakuha ka ng konting value dito sa show na to, i-subscribe mo na yan, i-like mo tong video na to, and sabihin mo sa nanay mo, Mami, alam ko, kupal na anak ako, pero subscribe ka kay Ninong Ray. Yan sabihin mo. At sabihin niya, ay, kupal ka talaga, pero nakasubscribe na ako kay Ninong Ray. Mag-unsubscribe ako, tapos mag-subscribe muli ako. I love you, mga ina-anak. Hanggang sa muli, itry nyo to. At kung meron pa kayong mga gustong itry or naiisip na magandang kombinasyon mula doon sa mga nabunot namin, mula sa aming napakagandang ruleta, tama. Pare, i-comment nyo sa baba. At Weng Flores, hindi ko na po pinipigilan ng sandok yung ruleta. Sana okay ka na. Mahal niya na. Galing pa ng US yan. Galing ng US yan. So, yung fortune yan dati, di ba? Mahal yan. Approved ni ano yan? Approved ni Harry Styles yan. Magdodota ba kayo, uwe? Magdodota. Join kayo lagi sa stream ni Ian kasi naglalaro siya. Tapos maki-join kayo. Kasi tapos doon kayo sa kalaban. Libre MMR yun, pre. I love you all. Tikman nyo.